Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Kumusta kayo? Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga laging nanonood ng ating mga video vlog, sa mga nagla-like, sa mga nag-views. Ayan, thank you very much sa mga ganda ko ng mundo. At maraming maraming salamat sa suporta. Ayan, bago natin pagpatuloy ang video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. Ayan. So, for today's video, yan, papakita na lang natin yung ating mga kambing. Ayan, so matagal din natin na hindi sila na ipipicture sa ating mga vlog. Medyo tapos na yung anihan. Ayan, nagsisimula na karamihan dito sa likod namin nagbubungkal na ng lupa. So, ayan, sinisulit na lang natin yung mga araw na hindi pa tag-ulan. Wala pang patubig. So, ayan. At ito rin yung isa sa gusto kong ipakita, no. Yung Mount Mayon sa likod bahay namin. So, ang ganda. So, walang kaulap-ulap. Ayan. So, yan, halos lahat nandito sila. Si Pilito, ayun, at si Ara, si Priscilla, si Osang, tsaka si Sarah. Ayun naman si Machete, si Maui, si Pinky, at ito naman si si Rufa kasama si Yuni. Ayan. So pag nagkataon na malapit na naman silang siguro ang mga chan ito nasa 1 month old na. So, nasa 2 buwan na rin yung chan ni Pinky. Ayan. 2 buwan din yun si Maui. Si Osang, meron na rin 2 buwan na chan. At ito naman si Priscilla, 2 buwan din. Tapos, ayun, si Ara. Ayan. So, 2 buwan din yung chan yan. Ayun. So nakakatuwa silang tignan. Once ganitong hanihan, so andito lang sila sa may likod bahay namin. So napakaganda kung meron tayong malawak na lupa, no. Tapos may bakod. Siguro ang mga sa ganito karami kong kambing, mga 1,000 square meter sapat lang sa kanila para nakakagala-gala sila. Kasi yung ating mga kambing ay kayang-kayan nilang hanapin yung mga pagkain na kailangan nila sa buong maghapon. Yung mga nutrients na kailangan nila. So kaya nila yung hanapin dito lang sa paligid. Pero pag mga ganitong nakatali, pinagtsatsagaan nila yung naaabot lang nilang damo. Pero usually hindi talaga nila inuubos yung isang klaseng damo. So dapat at least meron silang 8 to 16 kinds ng dahon at damo para masabi natin na kumpleto yung mga nakakain nila. Eto si Sarah, 4 months. So magpo 4 months na to si Sarah. Ang ganda ng katawan kasi nakakagala siya. So wala siyang tali, pati si Yuni. Pero pag tinalian na natin to, nag-iiba yung
yung figure ng katawan nila. Ayaw din nila ng talaga ng nakatali. Ito si Machete. Si Machete magna 9 months. Ayan. Pero tingin ko hindi siya ano, hindi siya maganda sa edad niya, yung katawan niya hindi maganda sa 9 months. So meron tayong naging isang kambing na lalaki. Ayan. Sa edad ni Machete, ang ganda na ng katawan. So talagang ano na siya. Pang breeder na katawan na. At nangyari, ibinenta natin dahil ayoko nga yung ano na i-inbreed. So itong lalaki natin nandito, si Pidito, ayan. Hiniram ko lang din yan. So shoutout sa aking Brad na si Expedito. Kaya ang pangalan niya Pidito. Ang may-ari niya ng pangalan na Expedito. Ayan. So yun yung likod bahay ko. Ayan. So yan ang likod namin. Ito naman ang Mount Malinaw. Tapos ito naman ang hindi ko alam kung ano. Basta ito ang Mount Magayon or Daragang Magayon, kilala bilang Mount Mayon. Ayan. Perfect cone. Perfect cone. So ayan. Hanggang dito na lang muna ang ating update sa ating mga kambing. Hanggang dito na lang. Muli, maraming salamat sa lahat ng viewers, sa mga nanonood ng ating mga video vlogs. Ayan, sa maabot nito, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. Laging tandaan, saan mang sulok ng mundo na naroon kayo, ayan, mag-ingat, magpalakas ng katawan, iwas COVID. Sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. This is Edgar, ang simpleng magsasaka. Peace!